Hi everyone, I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ang isa sa mga pinaka-favorite kong gawin dito sa channel natin, ang Art Challenge. So gagamit ako ng more than 3,000 na mga matchstick. Itong super lit na to, para siyang pointillism. At isa din sa mga pinaka-ayokong technique kasi nga masyado matrabaho. At ang pinaka-exciting dito ay sisindihan natin. I'm super excited, so let's start the video. Meron tayong 3 sets na may lamang 10 boxes at sa loob nito ay may lamang 48 matchsticks. Meron tayong red and black head. And meron ako ditong glue gun at mga 4 yung refill ko and sana magkasya na to sa gagawin natin. Ayoko na lumabas. And tignan ko kung umiinit siya o gumagana pa siya. And buti umiinit to kasi ngayon ko na itong gagamitin. Ang tagal-tagal kong di ginamit yan. And buti nahanap ko yan. At buti. And buksan muna natin lahat to. Para kuha lang ako ng kuha. Para maganda sa video. Oh my god, ang ganda. Para siyang library, di ba? Parang yung mga books ang liliit, kunyari. Aesthetic, Instagrammable. So, ang gagawin ko ay uunahin ko yun sa pinaka dito. Kasi nga medyo, ang gagawin ko ay may pa vertical. Nakatayo sila. Inside pa outside tayo. Kasi syempre, hindi ko na malalagyan to. So, dito muna tayo sa iris. Ayan. Saan nakatayo siya? Oh my god. Nakakatayo. Dali nang matuyo. Nakabukas yun. Wait nga lang, isa-isa na nga lang. Tuyo ka agad eh. God, ang dami nang yung di natatanggal. God, ang hirap na to ah. My God, hindi ko alam kung okay pa ba to. Pero hindi natin ma-judge. Sisimula pa lang tayo. Paisa-isa lang yung paglagay ko ng posporo sa canvas para mas matibay at mas may control ako. Kasi kapag naglagay ako ng glue stick agad sa canvas, natutuyo agad. At kailangan suportahan. Siyempre, habang ginagawa natin to, medyo dumadali kasi nakukuha mo na kung paano yung tamang paglalagay. Pero yun nga lang, medyo matagal talaga. At nakakangalay din. May mga time na napapaso ako kasi nahawakan ko yung glue gun. At buti naman hindi naman nababurn yung mga daliri ko. Ouch lang. At ang maganda pa, once na nadikit natin sa canvas yung mga posporo, hindi na natutumba, matiba yung kapit sa canvas. At habang nabubuo natin yung outline, medyo namomotivate na akong tapusin. At sa iba din, may mga times talaga na unmotivated tayo, pero yun nga, minsan namomotivate tayo pagkatapos nating simulan yung isang bagay after na. Kasi nai-enjoy na natin yung process of creating. Kaya kapag medyo tinatamad ka, take a baby steps muna. Huwag mong isipin yung mga big goals kasi nakaka-overwhelmed yun at doon na nagsisimula yung thinking na baka imposible, yung kung ma-achieve ko ba yun, baka hindi ko kakayanin, ganyan. Doon tayo sa mga little tasks lang o mga short-term goals. For example, in here, iniisip ko na maubos ko lang yung isang box ng posporo, pwede na akong magpahinga agad. Pero dahil medyo na-enjoy ko yung process, tuloy-tuloy ko hanggang sa maubos ko ng lahat. At dahil yun nga, naubos nga, syempre, nainis ako kasi wala na. Nandun ka na sa peak na super motivated kang tapusin pero ubos na yung materials, balik ulit sa pagiging unmotivated. Dangya. Pero madali lang naman solusyonan yun, edi bumili ulit, diba? Kaya every month, nagche-check ako ng mga inventory. At may pa-inventory talaga tayo. Che-check ko yung canvas, paper, watercolor paper, paint, mga ganyan kung available pa. First time natin itong gagawin kaya hindi ko potensya kung gaano karami yung gagamitin natin. Hindi ko expected na aabot sa 3,000 plus yung mga posporo na gagamitin natin. Parang ang unting tignan kapag nakahilera na sila sa canvas. At buti, outline lang yung ginagawa natin. Walang masyadong shading. Baka maka 10,000 pieces tayo noon, if ever, diba? As of now, natapos na natin yung face pero naubusan na tayo ng posporo
at hindi pa natin tapos yung hair. At nakaka-almost 1,000 pieces na tayo at yan pa lang yung nagagawa natin. Regarding kay Bakugo, natapos ko na yung mga previous seasons at waiting din sa bagong season. Sa first season, medyo nakakainis yung character niya. Bully siya, binubully niya si yung bida, si Midoriya. Pero nung pumasok na sila sa UA High School at nakatanggap siya ng mga pagkatalo, medyo nag-iba siya at nagiging better, I don't know. At nagiging funny yung mga scenes niya. At medyo aggressive siya, pero for me, mapursige siya na maging best hero. Bet ko din yung character niya, it's better to be hated than to be loved for what you're not, diba? Sabi nga sa famous quote. Syempre, hindi natin kakalimutan ang trivia. Nabasa ko to sa Boku no Hero Academia.fandom.com na dapat yung character ni Bakugo ay kind and gentle. Pero binago kasi boring daw para kay Horikoshi, creator ng Hero Academia. Katsuki likes spicy food and mountain climbing. Siya din ang pinaka-oldest student sa class 1A. At this point, medyo natetempt na akong sindihan pero kapit lang muna. Unti na lang matatapos rin natin to. Dapat gabi ko pa to tapos kaso naubusan na naman ako ng posporo. And wala na akong magagawa nun kasi gabi nun, mga sarado na yung mga tindahan, diba? At kaninang umaga, pumunta ako sa tindahan kaso wala silang redhead. At nagdadalawang isip ako kung ilalagay ko pa yung mga red na details. Kaso, yun nga, mas maganda kapag may red siya, diba, na details dito. And as of now, eto na yung basurahan ko. Puno, oh my god, my god, my god. Punong-puno. At kung nakafollow ka sa Instagram, makikita may mga story ko. Updated yun. Ang dami ko expectation, mga assumption, pero lahat yun mali. Walang tumama. Akala ko yung 30 boxes ng posporo ay may sosobra pa doon pero kulang na kulang. Kinailangan pa natin ng 40 boxes para lang buuin pa to. And ang isa pa sa inakala ko na magagawa ko siya in less than 2 hours. Pero more than 10 hours na hindi ko pa rin natatapos. At bago ko to simulan, ang gagamitin ko dapat ay 18 by 24 inch na canvas panel board. Buti hindi iyon yung ginamit ko at itong 12 by 16 inches yung ginamit natin dito. Syempre mas maliit, mas less yung time at mas less yung kakailanganin natin post. Pero siguro kapag dun sa canvas na yon mas doble pa. So, buti okay-okay yung may good decisions ako nagawa. And also, yung na-expect ko kaya anime yung ginawa natin ngayon kasi lines lang siya at parang mas madali siyang gawin kasi nga border lang yung kailangan, outline lang, magiging kamukha na. Pero sa nakikita ko, hindi siya, paano ba? Ganito yung expectation ko na parang magiging close enough kay Bakugo pero parang nandito yung mukha ni Bakugo. Sana pala mga skull na lang yung ginawa natin para kahit hindi masyadong align, kahit mga irregular shapes, okay na, medyo okay. Pero for me, okay naman. Kasi ang corny Kachan, di ba, nag-e-explode. And tignan natin kapag nag-e-explode-explode to, kapag sinindahan na natin to. And ayun naman talaga yung point dito eh, yung chain reaction. At ang isa pa bago ko to gawin, ang iniisip ko ay magiging pasmado ako habang ginagawa to. So, mababasa ko tong head at hindi na masisindahan. Pero yung ginagawa ko to during the process, tuyo siya kasi nga, maulan, medyo malamig yung panahon natin. So, lahat talaga na expectation ko hindi natupad. Expect the unexpected nga, di ba? Yung mag-e-expect sa susunod na art challenge. At hindi natin dito sisindahan, pupunta tayo sa may open area. So, ito na yung part na pinakahihintay natin. And also, medyo kinakabahan ako kasi first time ko ang gagawin. So, mas mabuti sa labas talaga ng bahay. If ever na may mangyari, di ba? And buti, hindi umulan at medyo pa-sunset na. Kaya medyo maganda-ganda yung ambiance. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong dongi. Doon ka dongi. Dongi naman eh. And safety first, meron ako dito hose if ever na hindi natin makontrol yung explosion ni Bakugo. At bago natin sindihan, kindly like this video to support this channel at subscribe ka na kung bago ka pa lang dito.
mag-comment din kayo ng mga exciting art challenges. Also, like my Facebook page, follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. At share this video lalo na sa mga friends mong makaka-relate. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!